So ngayon magre-review tayo ng AK61 Better for Mac and Windows. Bago natin i-unbox, nangihingi ako sa inyo ng likes. Paano man, likes lang. Pagbukas nyo ng keyboard, unang bubungan sa inyo yung kanyang pinaka-manual. At syempre, pangalawa yung napaka-cheeks, napagandang keyboard. Panapan talaga ako ng 60% keyboard. Lalo na puti itong keyboard na to. Napaganda talaga para sa akin. So, meron na tong kasamang wire. Itong wire, meron siyang gold na plated. Ba tawag dito? Gold. Meron din kasamang keycaps para sa Windows. At meron tong dalawang puller. Yung isang puller pang switch kasi hot swappable na tong keyboard na to. Yung keyboard nga pala na to, meron tong dalawang version. Yung isang version wired, tapos yung isa Bluetooth 5.1. Dito muna tayo sa layout, meron tong 60%. Kagaya ng sinabi ko kanina, panapan ako ng 60% keyboard. Kung makikita nyo yung arrow keys niya, hindi naka-separate, nandito lang mismo sa gilid. Kasama yung menu, tapos yung alt, yan, magkakasama sila, hindi katulad ng SK64, naka-separate mismo yung arrow keys. Mas madaling gamitin. Dito, pag pipindutin mo yung arrow keys, kailangan mo pang pindutin, i-hold yung FN para mapagana yung mismong arrow keys niya. Sa keycaps, meron tong PBT Thermals Ergonomic Height. Matibay at oil-proof. Na-design talaga to para sa mga oily yung daliri. Minsan di ba pag naglalaro kayo, pag kayo na lang 1v1, yung kaya nyo nang ipanalo, tapos yung kamay nyo nag-oily na, parang hindi na komportabling gamitin yung keycaps. Parang nakakasiwang gamitin pag nag-oil-oil na yung keycaps, pag naging oily na. Dito sa keycaps na to, anti-oil-proof na. Kahit mag-oil yung daliri mo, hindi na ganong maapektuhan yung keycaps. Tapos sa typing, napaka-komportabling gamitin kasi ergonomic na yung keycaps. Napakasarap gamitin lalo na pag magpapabilis ka ng WPM kasi napaka-ergonomic na ng keycaps, hindi masyadong mataas, hindi masyadong matambok, mababa lang siya. Sa gaming, masarap din gamitin kasi meron na siyang oil-proof. Para kahit mag-oil yung daliri mo, komportable pa rin gamitin. Yung housing nga pala ng keyboard na to, plastic, pero solid naman. Dito sa bandang left sa harap, dito nakapwesto yung Type-C port. Isa pa to sa gusto sa keyboard, nasa bandang left yung pinaka port niya para mapormang lagyan ng custom cable. Dito sa likod makikita nyo, meron siyang apat na anti-slip pad para hindi masyadong mawigil yung keyboard nyo, kaya hindi masyadong madulas. Yung keyboard na to meron 768 gram. Tamang bigat lang para sa gantong sukat. Madali din bitbitin, portable lang kahit saan nyo dalin. Pwede nyo dalin. Sa switches, meron silang optical black, blue, brown, and red switch. Meron tayo ditong optical brown switch. Sa pagkakalam ko, pag magpapalit kayo ng switches netong SK na keyboard, na AK61 o kaya mga SK na keyboard katulad ng SK61 SK64, kailangan nyo ng optical switches para maging compatible. So soundcheck muna natin tong optical brown switches. Kapag gagamitin nyo tong keyboard sa Mac o kaya sa iOS na mga device, kailangan nyo pindutin muna yung FN tapos yung E. FN plus E. I-hold nyo yung FN and E.
para maging Mac version na siya. Kung interesado kayo dito sa keyboard na to, nasa description na yung pinaka-link ng keyboard na to. Sa Ipomaker nyo lang siya mabibili. And pag doon kayo bumili, makakuha kayo ng 1-year warranty. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. So hanggang dito na lang. Peace.